Salve Maria, Spirito Santo. Amen. Sono il mio amore. Absolutamente.
Sarà la vita nel suo Cristo, che sarà lo Spirito Santo, ma questa è la vita. Amen. Thank you.
Pagbasa mula sa sulat ng Apostol sa Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya ang Espiritu ang tumulong para sa atin sa paraan din magagawa ng pananalita. At naunawaan ng Diyos na kasasalisi sa puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ay tumulong para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ay tumutuboy sa tatlong bagay.
sa aklat ng karunungan, awa ng Diyos. At sa ikalawang pagbasa, sa sulat ng isang aklat na isang paatulo sa mga taga-Roma ay tumutukoy sa lakas na dulot ng Espiritu Santo. Pero hayaan ko muna na tumutok lang tayo doon muna sa muna pagjajaga at ang pagpapasensya. Sa mga paalim ko ng pagdito sa isang magandang pinamanan ko sa akin sa Ibanghelyo ng isang Mateo ay sabi nga ay isang Mateo ay more of a realist than an idealist. Mas nakatutok siya sa realidad ng buhay ng kaunalit. Na kung ginagawa ay may trigo at may masasamang dalo. Yung tao na masasamang dalo. Yun ay tawagin na sa mathematics. Given. Nandiyan na yan. Wala din na rin kasama. May trigo at may masasamang dalo. Bahagi ng pag-Kristo yan sa mag-isipan tayo kung bakit may masamang tumo. Kung naman pinigil ni Jesus, yan ay tatagawa ng maaway. Pero yan ang realidad na hinihingi ng sulaykin nito. May trigo at masasamang tumo. Kaya kung isang sabi lang natin, tayo ng mga tao, may kumangal ay gusto namin ay walang masamang dabo. Kinakailangan ng puro lang ang trigo. Kaya po kumisan tayo tayo ng isipan na alisin na yan. Kanina po ay natapos mo putuhan ng Kongreso tungkol sa extension of martial law. So, nanalo po ang extension of martial law. Kailan? Meron siyang, kasi bawat bumoboto ay pinapaliwanag kung bakit siya bumoto. Ito na yung kanyang boto. Ang sabi naman ng isang publicista, isang babae ng publicista ay, yes, yan din po niya. Kaya niya may extension ng masyadong sa buong Pilipinas. Bakit? Gusto natin kumakari, control natin. We will buy it to be in a very controlled environment. Ayaw natin na may kontrabida. Pero sorry, hindi maganda ang pelikula kapag wala ng kontrabida. So, bakit bahagin ako sa iwang ating kalamutan? Kadalasan, kung isa, ano yung magpapadali? Alisin pa agad. Alam niyo yung ginamit niya si Second Trigo dahil po isang problema natin sa Pilipinas. Wala naman tayong trigo. Ang sa atin ay palay. Sa palay, pwede na kumusin ka sa inyong dako. Kasi malambot yung lupa ng palay. Yun ay hindi pinaigala kapag mag-aaral niya. Umaaring niya ay ang palay ay matubig. Gusto ng palay ang tubig. Sa trigo, hindi. Sa trigo, gusto niya yung higang na lupa. Kaya,
Kasi yung ating karanasan sa ay hindi grito, kundi palay. Pag tinunod mo ang palay, hindi siya sapa ka. At kapag tinunod mo ang tubo, hindi siya sapa ang palay. At kung sakaling si Mama, pwede niya siyang ibalik. Pero most probably, hindi siya sapa yung palay. Kasi tutulas ng sabi sa tubig na sa palayan. So pero, mamakita ko natin na kaya na pinagbiti ko ay trigo. Hindi lamang sa mga wala tayo kasi talaga sa buwa. Pero kapag tayo ay nagtatanim sa mga tigang na luma, nung hindi mo pwede huli ang damo, or else, talagang makasama yung tinanim mo. Patulad ng sa trigo. Nagnais ko lang po bigyan na pagulinaw ito. Kasi pagkaman po tayo, kung wala po lang si tayo palay dito. Pero doon sa mga nakamatanda, ay at least kayo parang may nangihigyan. Pero yun, na maliwala na yung pinamamaling na yung sisnari. Kakibag ng realidad ng buhay, may dobo. At dahil na siya hindi na may alisin natin yung dobo na yun, ipapalit. Sabi nga na minsan may mga tao, tinrabaho nila halos kalahati ng kanilang buhay na maalis sa araw yung tinuturing nilang masamang dobo. Yung magiging naging mga tinik ng kanilang lalabunan. Noong nataalis na, ay tumalot naman. Kumisyan mas maraming pa doon sa inalis. Bakit? Kasi hindi mo nangyari ba? May room talaga masasamang totoo. Pero bakit naman kinakailangan mo palisin? Sa duma, sa pagkat realidad ng buhay, kapag inalis mo, may ibang papalit. Pangalawa, huwag na ang alisin sa tagal bakit. Kalagay pa ako na kailangan tayo, sabi na natin. Sa pagkakas sa tayinig nito, wala sa tagal malaki mo eh. Sa kalitigan na rin. Gray. Gray area. May mga pagkakaroon na nakalala natin na masama. Mabuhin ko lang. Matun na rin bawa na rin ha. Matun na rin bawa ko na karansan. Sino ba si San Pablo? Ito yung ayaw sa aking pananampalataya. Pinapakabay niya ang bawat Kristiyano. Pinapakabay niya hanggang sa kamatayan. May tinatakot na nila, ha? Hindi pala ikit ito. Hindi pala ito. At bahagi ng mga ating karanasan kung isa sa natin natin, no? Yung tinatawag ng mga makaloko sa buhay, ang unang ipapakita niya ang mukha ay puti. Tsaka na ang ating kalalaman ng hindi, naloko na tayo. Wala na. So, kinasabi ni Jesus, ipaubayan natin sa pagdating ng anak, paubayan natin sa pagdating ng anak. Pangatlo ay yung elemento na sabi na natin awa, kasi bakit? Conversion, pagpapalit ng awa. Matulad ng isang bago, na palit ng awa sa Diyos. Tinanggap niya yung aking Panginoon sa Kristo. Nagbago siya. Nagbago siya. Anong sabi niya? Masamang damo. Matagal pa po tayo ng dati. Kasi baka binibigyan siya ng parang bawag na
pagbalik ni Lord sa Diyos. Pinumula ko ang ilan sa mga kadahilan kung bakit makita ko ang inalit na huwag natin pulutin ang masamang tao. Huwag natin pulutin ang masamang tao. Bahagi ng mga tao. At hindi sila ang inalit na ay sabi na namin ay na ang pagtulog sa panahon ng Jesus ay wala doon sa mga tao na kasi wala masamang dugo o may masamang dugo. Ang dahil na pagtulusin ako yung aking pagtulog sa aking pananampalataya ay hindi na mapagpipibay kahit na mayroong masamang dugo. Hindi ka na naman mapagpapagay yun eh, kapag may masamang dugo. Ang sabi natin ay doon makikita pa rin na yung tunay na ipagpagod mo sa ating Panginoon ay tunay, wagas, dalisa. Bakit? Kasi ay hindi ka gumana sa kanya. Kahit na ginagawa ka ng masama. Ba't ka gumagawa ng mabuti? Kasi ginawa lang niya ako ng mabuti. Ah, hindi yan sumasalamin sa pagkakas siya. Kasi bakit? Pwede gawin niyo ano na hindi ikaw mananampalataya Kristiyano. Pero yung gumagawa ka ng mabuti, kahit na ginagawa ka ng masama, yun ang mata ng pagiging Kristiyano. Na gumagawa ka ng mabuti, kahit na may gumagawa sa iyo ng masama. At yun yung mas malaking hapon na ginawa mo ng sana ng mga kapat. Hindi ganyan sabihin na kapatid, kailangan mo ang masama kung ginagawa ng mga masama. Sabi na natin, ay di mo lang itapot sa iyo ang pagiging Kristiyano. Kasi, kaya alam ang gumagawa ng mabuti kasi gumagawa ng ginagawa ng mga mabuti. Walang nagdala ng pagiging Kristiyano mo kung ikaw ay gumawa ng masama kasi ginagawa ka ng masama. May dahil nagdago pa rin Kristiyano mo kasi gumagawa ka ng mabuti kahit ginagawa ka ng masama. At yun po yung pagmamang kalimutan. Kaya alam mo yung pagmamang na pinapalang mo mga pagmamang. Pag-tsatsaga at pagpapasensya. At yung pagawa nito ng mabuti sa gitna ng ginagawa ng masama, ang hindi na ang pakinsa-insa. Sabi na ay ito yung maging bahagi na ating pamumuhay. Kasi bakit? Kasi mabuti ako eh. Anak ako ng Diyos. Kahit ang kami sa hindi namin kaalang kamakal ang mga tao gumagawa sa atin ng masama. Pero hindi yung malaking ako. Kaya ang sabi ka natin ng panahon nito, ito yung hirap nila ng mga panahon nito kasi bakit? Ang panahon nito ay wala ng pagsasaka. Wala ng pagpapasensya. Alam niyo, maganda kasi yung halimbawa pagtatanim. No, kasi talaga ang mga nagtatanim na yan ay mga nagpapasensya. Kasi bakit? Yan ay mahabang panahon ang nilalaan niya. Buwan. 3-4 months sa paligidan ng mga maras na mapapaglagi. O kung ikaw man ay isa sa asbabri, ganun din. Kaya kung isa daw, maraming
Yan po yung isa sa mga dahilan kung bakit ay ginagalang pangalit ng mga ang mga lalaglalang sa aking kibiyas na pagkakaya lalo ang pagsakaka. Kasi matagal bago ako yung pera ang pinaghirapan ko. Hindi katulad nyo sa maraming mga trabaho na natin matagal yung pera sa bitimang araw. Pero basta maalala ko yung pagbabasa niya siya ang makita ko natin. Kasi sa tira natin, meron time for waiting. Sabi ng iba ay kaya ko, pure. E panahon ng bawat isa, kung kinakita ng paghintay tayo, kaya na ko, kung isa na makahirap ang isa lang sa mga tao, masama ako tayo. Pero magpasensya tayo. Bakit? Kasi una sa lahat, nagpasensya sa atin ang Diyos. Ang Diyos ang unang nagpasensya sa atin. Magpasensya tayo sa atin. Kasi, bakit nakamahal na po yung panahon na kinakailangan natin magpasensya? Ngayon, sa bahagi ko ng pagtutunan natin. Kung isang mapagawala na, eh kasi kung dami-dami na yung ating inyosin niyo, gusto natin lahat instant. Lahat gusto instant. Kaya, isa rin yung siguro kailan kung bakit tayo ay nagkakasasin. Kasi wala na yung panahon na magpasensya. Alam niyo, sa lifestyle, ano mang uri na may buhay sa daigdig na ito. Yung madaling mamatay ay yung madali at marami na mabuhay. Kung ang isang bagay, madali yung mag-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 
acceptable. Madaling dumami sa kanilang bagayan. Yung tinatawag niya ng kanilang pagbubuntis. Pero yung mga mammals, matatagal yan. Tulad ng tao, bago binatak na yung mammals. Ganit bakit? Taon ang pinigilang niya. Pero matatagal naman yung lifespan. So, bahagin nyo ang mga kapitap ko namin. Baka pagkailan nyo lang yung nangyayay ang mga pangalan ay umiiksi ang buhay namin sa dating ng Jesus. Bakit? Wala tayo ng mga kapatid. Nawawala tayo ng pagpapasensya. Hindi na tayo marunong magpilis. Bahagin nyo na kung saan ibigyan natin ang hindi ng pagpapilay. Sana po makita na natin ulit yung panahon na pagsasaba at pagpapasensya. Nakita mo, kasi yung mga tao ang pasensya. Parang palimitan yung ID, magpasok pa lang ay alkaposyo. Kaya madali mo pa tayo. Pero yung mga tao ang kula, ay bahagi rito siguro kung sa atin na naiaayos. Ayaw ko sa relasyon. Sa relasyon, napakalagang ko yung pagpapasyensya at pagtsatsaka. Bakit pala ko yung mga mag-boyfriend, mga mag-asawa na mabilis mag-iwala. Wala nang pasensya. Wala nang pasensya. So, hindi na ang sarap ng pagpupo ka. Hindi ba naman ito na ang sarap ng pagpupo ka pa? Kung ito, bigyan ko ako ng mahabang pagpapasensya. Mahabang pagpapasensya. Kahit nagubo sa mga tao,
Ibinuguri ko mga masasabak na po. Bigyan mo ako na mahabang pagpapasaya. Sabagat, alam ko, ay katulad mo na handa at patuloy na nagpapasaya sa kahinaan ko at na sa kahinaan. Masa pagpapala ko sa Diyos sa mga kapatid sa bahay. Ang magawa ko lang ang patuloy. Sumasa pagpapala ko sa Kristo sa inyong sa mga Diyos. Pangalaman ng lahat. At katawang tao sa mga Espiritu sa ako. Ipinamalangin sa mga pangalaman ng Diyos. Ipinagpapalang sa ating mong siya. Tumapin sa Diyos sa mga tao at ibibig. Tanawag sa Lord sa mga Isubo mo ang Espiritu para patuloy kami
sa aming pag-ibag-ibag sama-sama. Ikaw na